Magandang tanghali sa inyo mga bossing. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan po natin kung paano magkabit ng cylindrical hinges. So ito po siya. Ito siya mga bossing. Marami pong paraan para magkabit ng cylindrical hinges. Pero sa video po natin ngayon ay meron akong dalawang ituturo sa inyo kung paano nga ba ito ikabit. So yun mga bossing, na-prepare ko na nga po pala kanina yung gagamitin nating materials para po hindi gaanong mahaba yung video na gagawin natin ngayon. Sa pagkakabit ng cylindrical hinges mga bossing ay gagamit lamang po tayo dito ng 1x2 na tubular. So ito po yung frame, tapos ito po yung parang pintuan na pagkakabitan natin cylindrical hinges. So ito po yung gagamitin nating cylindrical hinges mga bossing. Dalawang klase po yan mga bossing. So etong isa is maliit lang, tapos yung isa is medyo may kalakihan lang ng konti. So ito kasing gagamitin nating hinges mga bossing is pinagbaklasan lang po ito dun sa ginawa kong gate na nirepair ko dun sa Madera. So kaya po ito ay scrap lamang po. So hindi na tayo gumastos para bumili pa ng cylindrical hinges mga bossing. So meron din po tayo ditong flat bar mga bossing. Prinepare ko na rin po siya mga bossing. So mamaya mga bossing ay makikita nyo kung saan po natin yung gagamitin. Ang sukat po ng flat bar natin na yan mga bossing is kasing laki lang rin po siya ng cylindrical hinges natin mga bossing. Kagaya po niya no. Yan. So itong isa naman mga bossing magkasing laki lang din po sila. So yan mga bossing. So mamaya po bossing is makikita nyo kung saan po natin gagamitin yung flat bar na yan mga bossing. Flat bar lang po yan mga bossing. So madali lang naman po magkabit ng cylindrical hinges mga bossing. Kaya po mabilis lang yung gagawin nating video mga bossing. Pero bago ang lahat mga bossing, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dahil po once po na maabot natin ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours is magpapag-giveaway po tayo or magpaparaffle po tayo ng isang welding machine at ng isang grinder. At i-make sure nyo rin mga bossing na tatapusin nyo po ang ating video ngayon. Dahil po sa dulo ng video na ito ay meron po tayong lalagay na hidden words. At kapag nakita nyo yung hidden words mga bossing, i-comment nyo lamang po yan sa ating comment section. At kayo po ay mananalo ng 30 pesos GCash load or GCash money mga bossing. Kung sino po yung unang limang makakapag-comment ng ating hidden words mga bossing, ay siya po yung mananalo mga bossing. Kaya naman mga bossing, huwag po kayo mag-i-skip sa video natin ngayon. At dahil po baka ma-miss nyo yung hidden word na ating ilalagay sa ating video ngayon. So, yun lamang po mga bossing at umpisa na po natin. So, paano nga ba magkabit ng cylindrical hinges mga bossing? Sa video na ito ay magtuturo ko sa inyo ng dalawang paraan na kung paano magkabit ng cylindrical hinges mga bossing. Yeah. Ang una kong ituturo sa inyo mga bossing is yung cylindrical hinges mga bossing is nandito po siya sa labas. Yeah, nandiyan po siya. So bago nyo i-welding yung cylindrical hinges mga bossing dito sa tubular, kailangan po muna mga bossing linisin nyo muna yung cylindrical hinges mga bossing. Kasi po pag bumili kayo ng cylindrical hinges is puro lang is po yan mga bossing. Mas mainam mga bossing na i-grinder nyo muna po siya or punasan nyo po siya ng basahan na may halong paint thinner mga bossing. Pero ako ang gagawin ko mga bossing is i-grinder ko lang po siya kasi wala po tayong paint thinner mga bossing. So ang next naman mga bossing is mamarkahan nyo mga bossing yung lalaki na hinges mga bossing. Ito po yung lalaki na hinges at ito po yung babae na hinges mga bossing. Mamarkahan po natin siya dito. Ganyan lang po mga bossing. So bago nyo ilagay yung hinges mga bossing dito sa tubular, maglalagay muna kayo bossing ng flat bar. Ang purpose po ng flat bar mga bossing, kaya po tayo naglalagay ng flat bar, is para po magkaroon sila ng distansya sa isa't isa mga bossing. So mamaya po mga bossing makikita nyo po kung bakit natin nilalagay ng flat bar mga bossing sa pagitan.
So yung mga bossing, naikabit na po natin yung flat bar na pagpapatungan ng cylindrical hinges, mga bossing. Sunod naman po natin gagawin, mga bossing, is doon na po natin ikakabit yung cylindrical hinges, mga bossing. So madali lang po ito, mga bossing. Ipapakita ko po sa inyo yung actual na pagkakabit ng cylindrical hinges, mga bossing. So yung pagkakabit ng cylindrical hinges, mga bossing, is yung isang lalaki, mga bossing, is nakatutok dito sa baba. At yung isang cylindrical naman, mga bossing, is nakatutok naman pataas. Dito siya sa baba, mga bossing, pero nakatutok siya sa taas. So yung dalawang babae naman, mga bossing, yung butas niya nakatutok sa taas. At yung isang butas naman, mga bossing, is nakatutok sa baba. Pero nakakapit siya dito sa hamba ng pintuan. Yan. Yan, ganyan mangyayari, mga bossing, dyan. Yun yung lagi yung tatandaan, mga bossing. Kasi pag nagkamali kayo doon, pwede pong matanggal yung cylindrical hinges ng mga bossing. Kasi ditanggal po yan, mga bossing. Ang pag-welding nito, mga bossing, is sa una is ispatan nyo muna siya, mga bossing, para po mai-align nyo ng maayos yung cylindrical. Ayan, mga bossing, naispatan na po natin siya isa-isa. Sunod naman po, mga bossing, is itry nyo munang buksan, mga bossing, kung bumubukas ba siya, mga bossing, o hindi ba siya nahuhulog. Para po bago nyo siya i-pull weld, is sure na kayo na sigurado yung ginagawa nyo, mga bossing. Kagaya po na ito, mga bossing. Naka-spot pa lang po yan, mga bossing, hindi pa po yan naka-pull weld. Ayan, mga bossing, pag na-try nyo na, is tsaka na kayo mag-pull weld, mga bossing. Yan, mga bossing, tapos na po natin siyang i-pull weld. So yan, mga bossing, natapos na po natin ikabit yung cylindrical hinges, mga bossing. Ito po siya. Yan. So hindi siya natatanggal, mga bossing. Kasi nakalock po yan dito, mga bossing. Yung lalaki nasa taas, nakaturo sa baba. Yung isang lalaki nakaturo sa taas, mga bossing. So hindi po yan matatanggal, mga bossing. Ngayon naman, mga bossing, is i-try naman natin na buksan kung bubukas po siya. Yan, mga bossing, smooth lang, di ba? So yan, mga bossing, smooth lang po yan, mga bossing, yan. So pagkatapos yung weldingan, mga bossing, huwag nyong kakalimutan lagyan ng langis yung loob ng hinges, mga bossing, kasi pag winweldingan nyo yan, siguradong matutuyo yung langis nya sa loob, mga bossing. Kaya huwag nyong kakalimutan lagyan ng langis dito, mga bossing. Kaya may butas yung hinges, is lagayan nyo ng langis, mga bossing, kapag natutuyo na yung langis niya sa loob. So yun yung huwag nyo kakalimutan, mga bossing, pagkatapos nyo siyang weldingin. So proceed naman tayo dito, mga bossing, sa pangalawang ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yung cylindrical hinges, mga bossing. So yung kaibahan nito, mga bossing, sa nauna nating ginawa is yung cylindrical hinges niya, mga bossing, is nandito sa loob sa pagitan ng dalawang tubular, mga bossing. Ito po siya, mga bossing, Dito siya sa gitna ng tubular. So kanina kasi, mga bossing, is nakaganito siya. Yan. Nandiyan siya sa labas. Pero ngayon, yung ituturo ko sa inyo, mga bossing, is nandito siya sa loob. Yan, nakaganyan siya, mga bossing. So paano 'yan gawin, mga bossing? Ipapakita ko po sa inyo ng actual yung video kung paano siya ginagawa. So umpisa na natin, mga bossing.
So same procedure lang sila mga bossing. Kung paano yung ginawa natin dun sa nauna, ganun din po yung gagawin natin dito sa pangalawa. So yung mga bossing at naikabit na po natin yung apat na flat bar dito sa tubular. So ang una po muna natin ikakabit is yung dalawang lalaki mga bossing. Gaya ng kanina mga bossing. Yung isang lalaki is nakatutok dito sa pababa at yung isang lalaki naman mga bossing is nakatutok dito sa pataas naman. So salubungan sila mga bossing. So ngayon, i-weldingan natin mga bossing. Spot-spot lang muna mga bossing sa una. So, ganoon naman palagi mga bossing yung ginagawa natin. So, spot muna sa una at para mai-align natin siya ng maayos. So, ngayon naman mga bossing is yung kabila naman po yung ikakabit natin mga bossing. Bago nyo weldingin yung babaeng hinges mga bossing, ang ginagawa ko mga bossing is sinusuksukan ko muna siya dito para magkaroon siya ng distansya at para hindi siya dumikit dito sa lalaking hinges mga bossing. So yan mga bossing, naikabit na po natin yung cylindrical hinges. Ang kaibahan po nito mga bossing, doon po sa una nating ginawa is yung cylindrical hinges nga mga bossing is nasa gitna sa pagitan ng tubular at ng isa pang tubular. Ang kagandahan kasi dito mga bossing sa ganitong forma is yung pintuan mo, pwede siya dito sa labas at pwede naman siya dito sa loob. Halimbawa, yan. Kumbaga 90 degrees siya mga bossing, labas at loob siya mga bossing, yan o. Yan, yan mga bossing. So ito kasi yung una natin ginawa mga bossing, puro paloob lang po yung kabig ng pintuan yan. Halimbawa bossing, ito yung pintuan, ito yung hamba, puro paloob lamang po yung kabig niyan, kagaya nito mga bossing. Yan. Puro pa ganyan lang siya mga bossing. Puro papaloob lang siya. Hindi mo siya pwedeng papalabas kasi tumatama na 'tong mga bossing ito. Tumatama na siya dito. Confirm dito mga bossing sa pangalawa nating ginawa. Halimbawa, ito yung hamba ng pintuan niya mga bossing. Tapos ito yung pintuan. Pwede siya sa labas mga bossing at pwede din siya sa loob. Ayun mga bossing. So naka 90 degree siya mga bossing, kung tawagin nga nila 90 degree. Yan. Yan mga bossing oh. Labas at loob yan mga bossing. So yun yung kagandahan sa pangalawa nating ginawa mga bossing. So yun mga bossing, maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lamang po ang ating video. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon mga bossing, hindi naman kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at palike na rin po yung ating video kung meron kayong napulot na konting kaalaman. Palagi nyo tatandaan mga bossing na bawat trabaho na ating natatanggap ay palagi po tayong mag-iingat. Yun lamang po mga bossing at paalam!